Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, may sasagutan lang tayo ng isang random math problem galing from algebra mga lodi. So this is an application of geometric sequence, specifically yung infinite geometric sequence. Marami pa rin kasing nalilito sa ganitong klase ng problem, so bibigyan ng linaw ni Sir IJ yan. Pero before that mga lodi, shoutout muna kay Jerome Makantan, tsaka kay Trending Vlogs na channel din sa YouTube. So thank you so much mga lodi sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. More power and I hope you all the best. Pagpalaing ganun, Lord. Keep safe, especially pandemic ngayon, mga Lods. Ito yung problem, mga Lodi. Basahin natin and pare-parehas natin analyze. A rubber ball is made to fall from a height of 40 meters and is observed to rebound 2/3 of the distance it falls. How far will the ball travel before coming to rest if the ball continues to fall in this manner? So yung iba kasi, ang misconception dito, mga Lodi, simpleng infinite geometric sequence lang siya. Diba alam niyo yung formula ng infinite, ng sum ng infinite, diba? Ang sum ng infinite geometric series or ng sequence is equal to a sub 1 all over 1 minus r. Tapos tuwing kailan lang to magiging applicable na pwede kang gumamit ng infinite? Kapag yung value ng ratio mo is yung absolute value niya is less than 1, tapos hindi siya pwedeng maging 0. So tatandaan natin yung mga lodi. Kumbaga, yung r mo is from, ang pwede ka lang magkaroon ng sum nito from negative 1 to positive 1. Pero kapag sa ganitong application, positive yan from 0 to 1. Okay? So, ito yung sum ng infinite geometric series natin. So, paano natin magagamit ito, mga Lodi, sa pagkuha ng gandong problem? So, first, try natin i-drawing. Okay? So, rubber ball daw, meron daw siya. Nandito yung bola natin, mga Lods. Let's say, ito yung bola natin. Tapos, yung height daw niya, from where it falls, is 40, mga Lods. Kunyari, ito yung ground natin. Okay? So, 40 meters yung height niya. Pagbagsak niya, mga Lods, so that is yung unang travel ng 40. 40 yung una niya na travel, di ba? Siyempre, pag bumagsak siya, mga Lodi, so ang mangyayari nun is 40 na yung na-travel niyang distance. Next, pag bounce back niya, mga Lodi, so siyempre, bababa na yung bounce nun. So that is 40 multiplied by the common ratio 2/3. Tama ba, mga Lodi? Siyempre, kasi 2/3 of the distance. Siyempre, pagbagsak niya, same pa rin yan, mga Lodi. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, hindi po siya simpleng rectang infinite geometric series lang na kunin mo agad yung sum na 40 over 1 minus 2/3. Hindi ganun. Bakit? Kung titingin nyo dito sa drawing natin, itong 40 times 2/3 na ulit. Kasi nag-bounce ulit siya. Ito naman, pag-bounce ulit, bababa na siya. Another 2/3 to, mga Lodi, di ba? 40 times 2/3. Another 2/3, so squared na yan. Same thing dito. 40 times 2/3 squared. Hanggang sa huminto siya, mga Lodi, di ba? Hanggang sa tuluyan siyang, ayun nga, maging rest na. Although that is an application of infinite geometric series. So, anong gagawin natin dito para makuha natin yung sum ng distance na it falls, Sir IJ, yung distance traveled before coming to rest. Paano natin kukumpitin yan? So, ang gagawin ko, ang first approach natin, mga Lods, is pwedeng gawin mo dito, mga Lodi. Eto, mag-construct ka ng another 40 dito. Ayan. So, kung mapapansin mo, uy, 40, 40, 40 times 2/3, 40 times 2/3. Infinite geometric series siya, mga Lodi. Pero naulit lang yung 40. So, ano magiging formula natin? So, ang sum ng infinite natin will be twice. Bakit twice? Kasi dalawa. Twice ng a sub 1 over 1 minus r. Pero since nag-drawing lang tayo ng ano dito, parang hidden line lang siya, so kailangan i-minus natin yun kasi hindi naman siya kasali sa total distance eh. So that is minus a sub 1. So therefore, paano na natin kukunin to? So that is 2 times a sub 1. So that is 40 all over the ratio, 1 minus the ratio, I mean, minus the a sub 1. Kapag kinumpute natin to, mga Lodi, anong lalabas? So that is 2 times, this is 1/3, 40 divide 1/3. That is 120 minus 40. Therefore, the correct answer is 200 meters, mga Lodi. So, pwede rin naman na ang kunin nyo dito, mga Lodi, is paganito. Tapos, i-add nyo na lang yung 40. Pero, meron ding derive dito, mga Lodi. Although, galing din yun dito, huwag kayong mag-alala. So, kapag nakakita kayo ng gantong klase ng problem, yung rubber ball, yung bola, automatic ito na yung ginagamit dyan eh. Yung sum ng infinite, that is yun, or yung distance natin sa ball is equal to a multiplied by 1 plus r all over 1 minus r. Ang tawag ko nga dyan sa formula na dyan na yan is r plus over r minus. Kumbaga yung plus nasa taas, yung minus nasa baba. So try natin.
Yung A natin ay 40 multiplied by 1 plus 2 thirds all over 1 minus 2 thirds. Kapag kinumpute natin yan, mag-e-ending tayo sa 200 meters. So, hindi lang po siya simpleng 40 over 1 minus 2 thirds kasi you have to consider yung bounces natin. So, just in case meron kayong questions or clarifications, huwag kayong mahihiyang magtanong mga Lodi at mag-comment sa comment section. Thank you so much mga Lods and more power sa channel natin and sana mas marami pa kayo matutunan sa mga darating na panahon from me and I hope you all the best. Keep safe na lang mga Lodi, mag-iingat tayo, tumataas yung COVID and see you in my next match tutorial video and bye-bye.